Gaano pa ba katagal ang ganitong formula sa buhay mo? Ganito rin ba ang formula mo sa tuwing sasapit ang iyong sweldo? Ano naman naging resulta nito sa iyong buhay? With this kind of formula, meron ka nga ba talagang naipon na pera? Meron ka nga ba talagang na-save sa pamamagitan ng ganitong formula o nakagawi ang formula sa buhay mo? So formula, yung mga nakagawian na ng karamihan sa atin, yung tinatawag na kapag may kita, kapag kasweldo sa loob ng isang buwan o 15 and 30th na month, kapag may pumasok na pera, sweldo, at ay binawas na natin ang ating gastos or expenses at sinasabi natin ay ang matirang lang ay savings, chances are you will be part of the 95% of individual who save nothing. Kasi yun naman talaga ang katotohanan, mas madali ang gastusin ang pera, mas madali ang lumabas kaysa pumapasok. At kapag ganito ang klase ng formula mo, araw-araw mo, o every time, masusweldo ka, every time kikita ka ganun, ang yung formula, sabi ko nga, chances are you will be part or you will belong of the 95% of the individual who save natin kasi wala silang natitira. Noong araw, isa rin ako sa mga tinatawag na 95% of individual who are nakagawian ng ganong klaseng formula nung, at ang pagdating sa pera. Ika nga, hindi ko pa kasi, hindi pa ako aware na tungkol sa ibang pamamaraan. Ang nangyayari kasi pag may income ako, pinabawas ko na kagad ang mga gastos. And kadalasan sa akin, wala talagang natitira dahil mas madali talagang lumalabas. Pero mo, na-experience ko during that active pa ako sa distribution business, mas malaki ang kinikita ko, commission ko on a weekly basis to the point naka-experience ako ng tinatawag na 5 digits income in a week, 10,000, 20,000 on a weekly basis. But because of my wrong formula, my wrong attitude when it comes to money, well, wala talagang naipon, wala akong natira doon sa kinikita ko. That's the reason why tuturo mamaya sa inyo ang right formula na para lang sa ganun, magkaroon ng pagbabago ang iyong buhay at ikita ay hindi na lang mapunta kung saan. Merong tamang formula para sa ganon ay makaikot ka ng pera. Ang formula mo ngayon na gagamitin in practice is meron kang income, minus mo na ang savings, which is let's say ang standard mo 5% o 10% ang matitira, yun lang ang iyong gagastusin. At is meron kang naisusubi, meron ka nang naitatago. At ito ay takes discipline, it takes a lot of practice na huwag mo siyang gagalawin hanggat hindi mo kailangan. Ibig sabihin, bago mo gawin o gamitin yung formulang bago, yung income minus yung savings equals expenses, bago mo gamitin yung formulang yun, magkaroon ka muna ng goal, setting goal. Ano nga ba ang purpose mo? Ano nga ba ang layunin mo? Ano nga ba ang gusto mong maabot o marating o gusto mong bilhin para doon sa savings mo? Kasi mahirap din naman na iipon ka and then wala mong direction, wala mong ng purpose. So mas maganda kung mag-iipon ka may purpose. Kumbawa, 5% of your income tinatabi mo na. And then ang purpose mo dito in a matter of 2, in a matter of 3 years or even 5 years, ang purpose mo sa 5% or even 10% na natitira mo is ang purpose mo para dun sa iyong tinatawag na dream goal or let's say kung negosyo ito, ang dream goal mo is magkaroon ng negosyo. Kasi bakit? Kung wala ka na nung kasing initial capital, mahirap din naman mag-start ng business. Kaya mahirap mag-negosyo ng utang agad ang simula mo ng iyong capitalization. Mas maigi na yung meron ka sariling pera at saka ka nalang lumapit sa mga kaibigan mo pa, na kailangan para dun sa additional yung puhunan. Pero mas maganda meron ka initial. So yun yung magiging purpose ng iyong pag-iipon. So yung formula na bagong formula na gagamitin mo, income
minus mo na yung savings na 5% to 10%, and then ang matira is yung tinatawag na expenses, and then yung purpose ng savings na yun is para sa yung dream goal o yung tinatawag na pangarap o kung ano man yung pangarap na gusto mong bihin. No? Sabihin, nanggagaling sa ipon mo yung pangarap. Kasi mas maganda kung first priority mo is negosyo, mas maigi yun. So, bawat isa sa atin, pag-isipan ng gusto kung yung formula, old formula na, eh, obsolete po yan, baguhin na yan, kasi kadalasan, chances are 95 to 100% wala ka talagang naitatabi. Baguhin formula, change the formula, and then, magkakaroon yan unti-unti ng pagbabago outcome, positive outcome sa iyong ikang tinatawag na pamumuhay. So, basically, mindsetting. Mindset. Inaano mo na, tinitinan mo ano bang attitude meron ka. Then kapag luma, yung attitude mo, yung mindset mo is hindi nakakatulong sa'yo, then, well, of course, start changing it. No? It's time to change the formula. So, kadalasan yung mga nakakagawian na natin is basically hindi naman talaga nakakatulong. So, hopefully mga kababayan, pag-isipan nyo ito, pag-aralan na ika nga eh, baka ito yung nagiging hadlang. No? Itong attitude na ito, itong formula natin na luma na matagal na obsolete na, ito yung nagiging hadlang sa ating pagbabago. So, meron ka pinapangarap, kaso hirap na hirap ka. So, maybe this time, it's a time for changing your formula and of course, changing your mindset. So basically, everything starts with the mindset, with the attitude. So tayo lamang po ang makakatulong sa ating pagbabago. So yung mga pagbabago na yan, may kaibat yan na ika nga eh, mindset, may attitude, changing your attitude. So basically, yun po ang pwede natin gawin. So change the formula starting today. Wala ngayon, kapag may pera ka, sabihin, ibawas mo na kagad ang savings mo, tabi mo na kagad yung pera ngayon, 5% of your income to 10% of your income, then ang matira, yun lang ang gastusin mo. Okay? Yun lang ang gastusin mo. So, magkakaroon ka ng record kung ano yung mga ginagastos mo, and then check mo kung ano yung mga, kasi minsan makaka-discover ka eh. May mga gastos ka every month na hindi naman talaga kailangan eh. No? Ikaw nga, ito pa nga yung mga gastusin na minsan nagpapabaon sa'yo eh. Minsan ang tendency, sumusobra yung gastos mo kaysa sa kita mo. So, nagkakaroon matuloy ng utang. Inuutang mo ngayon yung kulang. So, kung gaganoon ang formula mo, eh wala. Hanggang sa ikaw ay mag-retire, tumanda, eh walang mangyayari sa'yo. So, imaginein mo kung 25 years old ka ngayon, magtatrabaho ka for the next 40 years kasi ang retirement age is 65. Sorry. So, in 25 ngayon, for the next 40 years, magtatrabaho ka and then pagdating na 65, retire ka. So, yung 40 years, kung ganun lang yung formula, ang formula mo is income minus expenses while savings. Eh, wrong formula yan. Right? Pero kung ang formula mo for the next 40 years, kung ikaw ay nagtatrabaho ngayon, ikaw ay 25 years old, income minus savings, 5% to 10%, then matira is yung expenses mo. Kung naniniwala ka sa tithings, then tithings ka rin, 5% to 10%. So may higit na yung nagbibigay ka rin at nagbabalik ka sa kinikita mo. Kasi ang nagbigay sa inyo ng income, hindi naman sarili po. Although ikaw yung nagtrabaho, pero naniniwala tayo somebody is or above ang nagbibigay sa iyo is yung ating creator o ating God. Siya nagbibigay sa iyo ng income. Kung naniniwala ka lang sa tithings. But if not, then it is not applicable for you. But the right formula is income minus savings is equals to expenses. So, kung ganun ang formula mo, magbabago at magbabago. Dati mong butas na pitaka, dati mong butas na wallet o bulsa, eh magbabago yan. Ika nga, laging nawawalan ka ng income every month, pero bago ang formula mo is makaipon at makaipon ka. So ganun po ang nangyari sa akin, binago ko yung formula ko. Ika nga, binago ko lang ang mindset ko. Then, nagkaroon ng pagbabago ang aking
ikaw na yung pang-account, passbook, ikaw, ikaw. So, salamat sa ganun ikaw nga pagbabago ng aking attitude at ikaw nga sa practice lang. Hindi madali yung ganun practice, but takes a lot of discipline lang talaga. And then, ikaw yun eh. Kung mayroon mo talagang pangarap, kung mayroon mo gustong marating, then change your attitude, change your formula. Alright? So hopefully, nakatulong itong aking mensahe sa inyo. And don't forget to like, subscribe, and even share the video kung sa tingin nyo makakatulong sa ating mga kababayan. Salamat po!